Kapuso, batas na ang Maharlika Investment Fund Act matapos po itong pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng mga kontrobersya at agam-agam tungkol sa MIF, may pagtitiyak ang Pangulo tungkol dyan. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav! Connie, Rafi, inaasahan na isa sa mga magiging highlight ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpirma nga niya kanina dito sa Maharlika Investment Fund Act. Halos 8 mula ng una itong ihain sa Kamara, pinirmahan na para maging batas kaninang umaga ang Republic Act 11954 o ang Maharlika Investment Fund of 2023 Act. Dumalo sa signing dito sa Malacañang ang ilang mambabatas sa pangunguna ni Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Narito rin ang Cabinet Secretaries at Economic Managers. Magsisilbing sovereign fund ng gobyerno ang Maharlika na gagamiting pampondo sa big ticket projects gaya ng infrastruktura. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Through the fund, we will leverage a small fraction of the considerable but underutilized investable funds of government and stimulate the economy without the disadvantage of adding additional fiscal and debt burden. Matatanda ang naging mainit na usapin ito lalo na sa Senado dahil sa mga pangambang gagamitin ang pension funds dito at malugi ang pondo. Sa 125 billion pesos na initial capital ng Maharlika, 50 billion ang galing sa Development Bank of the Philippines, 25 billion galing sa Land Bank of the Philippines at 50 billion mula sa national government. I would hear some people commenting and saying, hindi ba kung may pera tayong ganyan, kung may pondo tayong ganyan, dapat ilagay yan sa agrikultura, dapat ilagay yan sa infrastructure, dapat ilagay yan sa energy development. Nanonood ako ng television, sabi ko sa kanila, siyempre kinakausap ko yung TV, saan nyo kaya iniisip na ilalagay yan? Bibili kami ng mga magagarang kotse, bibili kami ng malalaking yate, yan ba yung iniisip ninyo? That's it makes me laugh because that is so far from the truth. That is precisely where we are going to put this money. That is the reason we have created this fund. May 9 na miyembro ang Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation na magpapalakad sa pondo. Sa ngayon, ang tiyak pa lang ay uupong ex-officio chairperson si Finance Secretary Benjamin Jokno at kasama rin sa board ang President and CEO ng DBP at ng Land Bank. Ia-appoint ng Pangulo ang 6 na iba pang miyembro ng board. Sabi ng Pangulo kanina, ayaw niyang siya o ang Finance Secretary ang magdesisyon kung saan i-invest ang pondo dahil baka mahaluan ng kulay politika. Sisiguruhin daw nilang mga professional fund manager ang mamamahala rito. The real challenge is to maintain the integrity of the fund, translate its gains into tangible changes for the benefit of all. I assure you that the fund will be managed by highly competent personnel with a good track record and outstanding integrity. We remain steadfast in our commitment to transparency, accountability, and good governance in this massive and purposeful undertaking. Connie, Rafi, sabi ni Finance Secretary Jokno ay nasa final stages na yung implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act at inaasahan daw nila na bago matapos ang taon ay maipapatupad na ito. Connie, Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Batas na ang Maharlika Investment Fund matapos nga po itong pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang MIF ay Sovereign Wealth Fund ng bansa. Ang pangunang 125 billion pesos na seed fund o kapital po nito ay manggagaling sa Land Bank, Development Bank of the Philippines at National Government sa pamamagitan ng PAGCOR, BSP at iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi po kasama sa pangunang seed fund ang mga pension o pension fund mula po sa GSIS, SSS at iba pang institusyon na nagbibigay ng social security at health insurance. Ang pondo ay pangangasiwaan po ng itatatag na Maharlika Investment Corporation. Ipampupuhunan po ito sa iba't ibang proyekto ng gobyerno para mapalago ang ekonomiya at social development ng bansa.
Ilan po sa mga inaasahang popondohan ng MIF ay ang infrastructure projects, kabilang ang mga may kinalaman sa agrikultura at water resources. Bantay presyo tayo para sa mga mamamalengke. Bahagyang nagtaas ang presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila kasunod ng maulang panahon. Sa latest price monitoring ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila, 100 pesos kada kilo na ang pinakamababang presyo ng patatas. Ang sitaw nasa 70 hanggang 140 pesos kada kilo na, kumpara sa 60 hanggang 100 pesos noong nakaraang linggo. Ang kalabasa naman, 35 hanggang 70 pesos na, mula sa dating 30 hanggang 60 pesos. Bahagyaring tumaas ang presyo ng ilang isda. 150 pesos na ang pinakamurang presyo ng kada kilo ng bangus, mula sa dating 140 pesos. Ang galunggong naman, 280 pesos na ang pinakamahal na presyo na dati ay hanggang 250 pesos lamang. Paalala sa ating mga motorista, ngayon pong araw na epektibo ang big time oil price hike. Sa anunsyo po ng oil companies, may dagdag na 2 pesos and 10 centavos kada litro ang diesel. 1 peso and 90 centavos naman ang taasingil sa gasolina. Yan na po ang ika-16 na taas presyo ngayong taon sa gasolina at ika-14 naman sa diesel. Meron ding dagdag sa kerosene na 1 peso and 80 centavos kada litro. Ika-12 price hike na po ito para sa kerosene ngayong taon. Nangamatay ang 300 tonelada ng bangus at tilapia sa barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Calabarzon, dahil ito sa pag-uba ng dissolved oxygen sa tubig. Karaniwang nangyayari raw ito kapag pabago-bago ang klima. Apektado na rin ang katabing barangay matapos anurin ang mga namatay na isda roon. Patuloy naman ang monitoring at water sampling ng BFAR Calabarzon sa bahagi ng Taal Lake na apektado ng fish kill. Paalala nila, bawal ibenta ang mga isdang apektado ng fish kill. Ibinabaon sa lupa ang mga nangamatay na isda para hindi na umabot sa palengke. Dahil naman sa habagat, nakararanas po ng masamang panahon ang Western Visayas. Sa Iloilo Province, ilang lugar po ang binaha. Ang mainit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. 135 pamilya sa Western Visayas ang apektado ng pag-ulan at malakas na hangin. Base sa data sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6. Maliban sa mga naitalang pagbaha sa Iloilo City, bumaha rin sa Leon, Iloilo at Sibalo, Mantique. Ayon sa pag-asa, ang mapag-ulan ay dulot ng habagat. Partially damaged naman ang bahay na ito sa barangay Sawang, Buenavista, Guimaras matapos mabagsakan ng magumuhong bato o rock slide kasunod ng paglambot ng lupa. Nasa bahay ng sandaling iyon ang dalawang minor de edad pero hindi sila sugatan. Ikinordo ng lugar at pansamantalang inilikas ang 14 apektadong pamilya upang masigurong malayo sila sa peligro habang masamang panahon. Binaha rin ang bahagi ng Central Business District sa Dagupan City, bunsod ng high tide at tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang magiging problema natin is yung kapundukan natin naman pag malakas ang ulan doon. Siyempre automatic, ang magiging catch basin is itong si Pantal Sinocala and endpoint is Dagupan. Apektado ang ilang estudyante. Katulad po nito, kailangan pa po namin mag-dry bike para makatawid lang sa maikling. Imbis na bangkain na, napupunta pa sa dry bike. Sinamantala naman ng padyak driver ang baha para kumita. Kumikita kami pag tuwing balang, pag wala naman, hindi. Patuloy na naka-alerto ang CDRMO sa mga barangay na apektado ng baha. Mga barangay sa mga sitios na malapit sa Pantal, Sinocala River natin, maging mapamatak po tayo, maging alerto. Tapos as much as possible din, kung medyo tumatas na yung tubig na sa ilog, makipag-coordinate po tayo. Tapos sumunod na lang tayo sa atiso ng barangay. Matapos ang halos 6 na araw na paghahanap, ligtas ng nakauwi sa kanilang pamilya ang 9 ng mga isda sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte. Sa inisyal imbestigasyon ng PCG Mercedes, 10 ang sakay ng bangka na nagkaaberya sa gitna ng karagatan. Nagmapadaan ang isang sasakyang pandagat, nakisakay sila para makahingi ng tulong sa mga otoridad. Pahirapan ang pagresponde ng mga otoridad dahil sa matataas na alon. Hindi pa natatagpuan ang isa nilang kasamahan. Nilinaw ng PCG na sa kabila ng malalakas na alon sa karagatan nitong mga nakarang araw, wala raw nakataas na gale warning sa lugar. Pero paalala nila, pag may nararamdaman tayo sa manang panahon o may malalaman tayo na paparating na sa manang panahon, sana po iwasan muna natin magpalaot kasi hindi natin alam ang panahon ngayon, pabago-bago.
Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil nga sa patuloy na pag-uulan, nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Kalumpit, Bulacan. Isa sa pinaka-apektado at binabantayan ngayon ay ang Sitio Nabong sa Barangay Maysulaw. May mga lumikas na mula roon. Hindi raw kasi basta bumababa ang tubig baha sa lugar. Umabot na sa 16 na pamilya ang lumikas. Sabi sa atin ng Kalumpit MDRRMO, kasama sa mga dahilan ng pagtaas ng tubig baha sa Kalumpit, ang pagsabay ng high tide at tubig na pinakawalan mula sa Bustos Dam na galing sa mataas na lugar. Magkakaiba ang reaksyon ng mga tsuper kaugnay po sa Tigil Pasada sa susunod na linggo. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, ilang araw nga bago ang napipintong Tigil Pasada na magsimula sa Lunes, July 24 hanggang July 26, hati ang saloobin ng ilang mga nakausap nating mga jeepney driver patungkol sa hinaing ng Maribela, no, na itatapat nga sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat naiintindihan daw ng ilan ang sentimento ng Maribela, hindi naman daw nila pwedeng isaalang-alang ang kapakanan ng kanikanilang mga pamilya. Hindi na nga raw sumasapat ang kinikita nila kada araw kung ibabangga sa mga gastusin, paano pa kung tatlong araw silang matitenga. Hirit naman ang ilan kung ito ang kinakailangan para makamit ang inaasam na pagbabago, handa raw silang sumama. Una na nagbabala si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na posible raw matanggalan ng prangkisa ang mga lalahok sa Tigil Pasada. Dapat daw tandaan naman ito na ang pagkakaroon ng prangkisa ay isang pribilehyo at hindi daw dapat inilalagay sa alanganin ang pampublikong transportasyon. Pero sagot ng presidente ng Maribela, tuloy ang Tigil Pasada. Narito ang pahayag ng ilang mga nakausap namin. Kung kinakailangan at yung lampuang para mapakinggan kami, ipaburo kami dyan. Minsan kasi parang kahit anong pakiusap natin, hindi naman tayo pinakikinggan na lang. Kaya kung yun ang solusyon, siguro mas maganda para mas makarating sa kanila yung hinaing namin. Pag tumigil po kami ng isang araw, parang tigil din po yung kain. Kasi ito lang po yung inaasahan namin araw-araw. Yung pag may Tigil Pasada, parang nangangamba naman kami, wala kaming kita. Gaya ni inaasahan ko ni, nangangamba naman ang ilang mga pasahero natin sa kung saan sila sasakay kung sakasakaling matuloy nga ang Tigil Pasada sa Lunes. Yan muna ang pinakasariwang balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Oscar Oida. Sasali raw sa ikinasang Tigil Pasada ng grupong Manibela ang mga tsuper ng jeep sa Southern Tagalog. Pero anila, isang araw lang daw ang kanilang kakayanin kumpara sa tatlong araw na plano ng Manibela. Hiling nila na magkasabay sa transport strike sa July 24 kasabay ng ikalawang State of the Nation address ng Pangulo. Aminado ang grupo na mailang nagdadalawang isip ding sumama. Wala pang pahayag ang LTFRB Calabar Zone sa balak na Tigil Pasada ng ilang transport groups sa rehiyon. Ididetalye raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang State of the Nation address ang mga nagawa at gagawin pa niya. Ang batasang pambansa naman, puspusan ang inihahanda para sa pagtitipon sa Lunes. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Tinatapos pa raw ng Pangulo ang kanyang magiging talumpati. Pero tiyak daw na magbibigay siya ng update sa mga nagawa sa loob ng isang taon ng kanyang panunungkulan. I would like to show that ito yung pinag-usapan natin last year. Ito na ngayon ang nagawa natin. Ito pa yung kulang na gagawin namin. Ito yung plano. We can see the difference now. Not only in terms of how the systems work, how the government works. It is also in how we are now seen or judged in the international Sa kamara nag-walkthrough ang mga opisyal ng Kongreso at Malacanang mula sa pagdating hanggang sa talumpati at pag-alis ng Pangulo. Sir, meron po bang mga specific bilin or request si Presidente for Monday? Wala naman except for yung holding areas ng First Family, Cabinet, which we have accommodated naman. 23 sa 24 na senador, nagkumpirma na raw na dadalo sa SONA. Hindi pinangalanan kung sino ang hindi pa nagkukumpirma.
Webes ng linggong ito, magsasagawa ang PSG ng lockdown dito sa Camara. Ang mga papayagan lang pumasok ay ang mga tinatawag na essential personnel. Di tulad noong unang SONA ng Pangulo, hindi na rin daw si Direk Paul Soriano ang magdidirect ng SONA. Actually, ang information na nakuha namin from the Office of the President and the Presidential Communications Office, the RTBM will take care of it. In other words, yung mga veterano nila, sabi nila kayang-kaya nila yan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Promoted sa Division A ang Gilas Pilipinas Girls sa FIBA Under 16 Women's Asian Championship sa Amman, Jordan. Yan po ay matapos silang talunin ang Iran sa finals sa score na 83-60. Na-sweep din ng Pilipinas ang torneo 5-0 at tinalo po riyan ang Hong Kong, Maldives, Jordan at Malaysia. Sa kanilang pagkapanalo, na-secure po nila ang spot na lumaban sa 2025 FIBA Under 16 Women's Asian Championship Division A. Ito na, may tanong na naman ako sa'yo, Rafi. Pag sinabing Aklan, di ba, White Sand Beach, agad ang naiisip natin yung sa Boracay. Tama diba? Naman. Pero alam mo ba, Connie, na meron ding isa pang pwedeng isama sa mga papasyalan doon. Yan po ang Kalibo Ostrich Farm na may alagang itim na buhaya. Ayun. Ayon sa pamunuan ng farm, maliit pa lang ang black crocodile, ay naalaganan nila ito. Inilagay raw nila ito sa kanilang farm para maging dagdag atraksyon sa mga turista. Opo ayan, maliban sa buwaya, tampok din po sa nasabing ostrich farm, syempre, ang ilang ostrich. Mayroon din po nga ibang hayop tulad ng lion, tiger at maging sawa, kung saan una silang nakilala na nag-aalok po ng snake massage. Kasabay po ng pagpirma ngayong umaga sa Maharlika Investment Fund, ipinakita ng ilang magsasaka ang pagtutol nila rito at nananawagan na rin sa gobyerno. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, nagkilos protesta ang grupong Anihan, National Federation of Peasant Women, Bantay Digas at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa tapat mismo ng tanggapan ng Department of Agriculture ngayong umaga. Nananawagan sila sa pamahalaan na ang gobyerno na ang bumili ng produkto ng mga magsasaka tulad ng palay sa presyong hindi bababa sa 20 pesos per kilo at daling ito sa mga palengke para magkaroon ng murang presyo ng ligas. Nananawagan din sila na ibasura na ang RA 11203 o ang Rice Liberalization Law na 5 years ng implementasyon pero sinalanta lang daw lalo ang agrikultura. Hindi raw natupad ang pangako nito na mapababa ang ligas at nagtuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo. Samantala, naniniwala ang grupo na hindi raw solusyon sa krisis ang Maharlika Investment Fund. Ito raw ay malaking pondo na parang Coco Levy Fund dahil ang presidente raw ang may discretion kung paano ito gagastusin o gagamitin. Ilang beses nang sinabi ng Pangulo na ang 9-member board of directors na bubuuin ng professional fund managers ang magde-desisyon dito at hindi ang Pangulo ng Bansa. Ang food stamp program naman, naaarangkada na ang pilot run sa Tondo ngayong araw, saglit lang na solusyon. Ang kailangan daw ay long-term na solusyon ayon sa Anihan. Paunla rin daw ang agricultural industry. Suportahan daw sa pamamagitan ng support subsidy tulad ng pagbili ng produkto ng mga magsasaka at dalhin sa mga palengke ang nakikita nilang solusyon. Ang kadiwa raw kasi hindi naman naaabot ang lahat dahil malapit na raw ang SONA, nagpapasinaya raw halos araw-araw ng mga kadiwa centers pero limitado lamang daw ang mga nakakabili nito dahil wala raw nito sa palengke at kailangan namang pumila pa para sa 25 pesos kada kilo na bigas at limitado lang ang mga consumer na maaaring makabili nito kada araw. Yan muna ang pinakasariwang balita mula dito sa Quezon City. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. May alam ba kayong employer na hindi sumusunod sa minimum wage sa Metro Manila? Inihikayat kayo ng Dole NCR na magsumbong. May multang hanggang 25,000 pesos o parusang kulong ng hanggang 2 taon ang mahuhuling pasaway sa pagbibigay ng minimum wage. Epektibo nitong linggo, July 16, ang 610 pesos na minimum daily wage para sa non-agriculture sector sa Metro Manila. 573 pesos naman para sa agriculture sector at iba pang maliliit na negosyo.
Pwede mag-apply ng exemption hanggang September 13 ang mga maliliit na negosyong wala pa sa 10 ang empleyado o yung mga naapektuhan ng kalamidad. Pinangunahan ni Sparkle Artist Shubi Entrata ang Family Wellness Festival ng isang brand event in partnership with Kapuso at Kasambuhay ng Kalikasan ng GMA Network. Kwento ni Shubi, advokasya niya ang pangalaga ng kalikasan at karagatan. Kung nagja-jogging ako sa beach, may nakikita kong plastics, kinukuha ko. Pag nagja-jogging ako, may dala pa akong garbage bag. So yun yung mga personally ginagawa ko talaga on my own to help the environment. Bumida ang mga Kapusong senior citizen sa Nelson Mandela Day na inorganisa ng South African Embassy, GMA, at ilang pribadong organisasyon, kasamang nakisaya sa pagdiriwang sina Kapuso stars Muriel Lumadilla at Gea Misha. Nelson Mandela should always be celebrated to reignite us, but to bring up our consciousness, especially young people need it, that somebody must look after those who do not have. Mandela Day actually resonates what is to us is kindness. We respect the elders, no? And part of that respect is to help them. What's up, Maglang people! Walang hanggan ang energy ni Asia's Limitless star Julian San Jose sa pag-guest niya sa It's Showtime. Trending ang kanyang live performance sa opening number ng Monday episode. Mainit na welcome naman ang natanggap niya mula sa It's Showtime family. Nag-promote din si Julian ng movie nila ni River Cruz na The Cheating Game na mapapanood sa big screen next week, July 26. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi natuloy ang bilateral exercise na Cope Thunder sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sunod-sunod sana ang paglapag ng mga attack aircraft ng Air Force ng dalawang bansa ang inaabangan. Pero ang 18 Warthog ng US at ang FA-50 ng Pilipinas sa hangar lang ng Clark Air Base sa Pampanga umabot dahil sa sama ng panahon. Meron ding Cope Thunder exercises sa Cebu at sa General Santos. Para raw ito sa pagpapalakas ng joint procedures ng dalawang bansa. Hanggang July 21 tatagal ang nasabing exercises kung saan tututukan ang large force deployments at ang air interdiction and maritime target. Samantala, extra special ang road trips ng isang lalaki at kanyang aso sa Sao Paulo sa Brazil. Hindi lang po sila basta namamasyal dahil namimigay din po sila ng libreng pagkain sa mga asong gala. Kumikita ang mag-partner na sina Miguel at ang asong si Ruby sa pagde-deliver ng dog food at treats na siyang ginagamit nilang pondo para sa kanilang misyon. Ayon kay Miguel, malapit po sa puso niya ang mga asong gala dahil dati ring stray dog si Ruby. Natagpuan niya raw itong sugatan sa ilalim ng kanyang kotse. Dahil sa nakaka-inspire na kwento nina Miguel at Ruby, maraming netizens ang nahikayat na mag-donate sa stray dogs. Ito, alternatibong health and skin treatment daw ang hatid ng isang man-made salt cave sa United Arab Emirates. Ang paandar, bubuhusan at ibabaon ka sa kilo-kilong asin. Tiyak na malalanghap mo rin ang asin, ha? Halo therapy o salt therapy daw ang tawag dyan. Abi, para ka nakalibing sa snow, ano? Mayaman daw ang stone salt sa negative ions at minerals na may naniniwalang nakatutulong na mapabuti ang paghinga, pagtulog at nakakaganda rin daw ng balat. May agam-agam naman dito ang ilang medical experts at nagpapayong huwag pa ring isang tabi ang doctor-recommended regimen. Eto naman, Rafi. Mula sa asin, aba, papahid naman tayo ng putik sa katawan. Dahil yan ang trip nila dyan sa Croatia. Oo nga, eh, para saan naman kaya yan? Eto nga, ang paliwanag po nila ay ginagawa nilang alternatibo sa sunscreen, ang putik sa Queen's Beach. Eh, age-old trick na pala yan, Rafi, no? Na muli hong nabubuhay ngayong may second summer heatwave sa Europe. Oo nga. At nakakatulong din daw ito na mapaganda ang skin quality. Kaya, lokal man o turista, enjoy na enjoy sa pagpapahid ng putik sa katawan. Okay din actually, naman. Actually, survival nga yan. Tinuturo yan sa mga survival courses. Na pag wala kang sunscreen, putik. Oo nga, o lupa pero... O pwedeng gamitin. Huwag lang masyado, baka hindi ka na makilala. New
achievement para sa K-pop girl group na Blackpink. Ang kanilang official YouTube channel meron ng mahigit 90 million subscribers at nananatiling pinakamaraming subs among K-pop artists. Nakuha nila yan sa loob ng 7 years and 1 month. Last year lang nang maabot nila ang 80 million subscribers. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humihiling na ho ang ilang bus operator na ibalik na sila sa dati nilang mga ruta bago ang pandemya. Bukas naman dito ang LTFRB. Kaya tinanong namin ang ilang commuters kung anong mas pipiliin nila, EDSA Carousel o yung dating ruta ng city buses. EDSA Carousel pa rin para kay Bloom Domino. Lalo lang daw sisikip ang EDSA kapag ibinalik ang mga city bus. Yes, at gusto naman daw ibalik naman sa dati ni Gian Red Remy Jen. Putol-putol na raw kasi ang kanyang biyahe kumpara dun sa mga dating dire-diretso lang. Eto naman po, samantala, kapapasok lang po na balita, mahigit 6,000 pisong halaga ng fuel subsidy ang ipamamahagi ng LTFRB sa lahat ng pampublikong transportasyon sa Agosto. Yan po ay para maibsan ang epekto ng big-time oil price hike ngayon pong araw. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.